binigyan ako ng magandang reward ng math teacher ko. Hi DJ Rocky, nais kong i-share ang karanasan ko na masasabi ko napakaswerte ko dahil sa nangyari sa amin ng math teacher ko. Itago niyo ako sa pangalang Matmat at ito ang aking secret vow. By the way, favorite subject ko ay math simula nung elementary ako. Kaya naman, nakakuha ako ng pinakamataas na grado sa subject na ito. Mahilig ako sa computation at mahilig din ako mag-solve ng problems tungkol sa pag-ibig. Naks! So ganito kasi yun. Final period. Nag-announce ang teacher namin na kailangan niyang mag-maternity leave. Siyempre, nalungkot kaming lahat. At sabi niya, may bagong math teacher na papalit sa kanya sa susunod na klase. So eto na, Lunes na nun. Inaantay namin na pumasok ang bago naming teacher. At pagkaraan ng ilang minuto, eto na. Pagpasok ng bagong substitute na teacher, namangha kami dahil sobrang ganda niya at sobrang sexy rin. Makurba ang katawan at hapit na hapit ang suot niya. Kumbaga, kung titingnan ang vital statistics niya sa tansya ko lang ay 36, 24, 36. Wow! Perfect body! At itago natin siya sa pangalang Ma'am Natasha dahil siya ay madalas pagpantasyahan. Eh siya yung teacher namin sa math na tatapos na sa buong period, sa buong final period. Eh ngayon yung mga kaklase ko, nagagandaan sila rito tsaka nagkakakrush. Eh ako rin syempre, sobrang gandang ganda ako sa kanya. Kaya ang ginawa ko, nagpakitang gilas ako sa klase. Eh lalo na favorite subject ko yun. Para mapansin talaga ako ng teacher. Eh ako na lahat sumasagot sa recitation. Tsaka matataas talaga yung grades ko sa quizzes. Hanggang sa ako na ang laging napapansin ng magandang teacher ko sa tuwing klase namin. Until one day, uwian na nun. Hindi ko ina-expect na magkikita kami ni Ma'am Natasha sa daan. Eh di, nag-iya siyang kumain. Nagkwentuhan kami ng kung ano-ano. Tapos ang kinaganda nun, sinabi niya sa akin na ako raw ang paborito niyang estudyante. Napawaw naman ako. Hindi ko akalaing magiging favorite student niya ako sa sobrang galing ko sa math. Eh lalo na gandang-ganda pa rin ako sa kanya, no? Bago mag-uwian, kuhaan ng cellphone number, tsaka Facebook account. Tapos naging madalas na yung pag-chat namin ng teacher ko. Minsan nga puro algebra, geometry, trigonometry, tsaka calculus yung pinag-uusapan namin. At sa sobrang close namin sa isa't isa, hindi ko maisagi sa isipan ko na mag-topic tungkol sa buhay pag-ibig. Lalong-lalo na ang tungkol sa Chuk, Chak, Chenes, Tulo, Ang, Dugetch. Eh sabi ni Ma'am Natasha, matagal na siyang walang boyfriend. At niloko raw siya. Kaya lang, ang ikinagulat ko pa ay nagkwento siya ng Chuk, Chak, Chenes life niya. Lalo nang yung mga bagay na sensitibo ba? Yung sumusubo raw siya ng parabola, aka popsicle ng dating boyfriend niya. Ay, at matapang ko lang sinabi na sample naman sa akin. Oh my God. Matagal mag-scene bago mag-reply. Akala ko magagalit siya pero pumayag naman sa gusto ko. Ha, wow na wow talaga. Ang sabi ni Ma'am, bukas na bukas, pumunta ako ng maaga sa office niya at bibigyan niya ako ng example. Ay, na-excite na ako sa gagawin niya sa akin. Kinabukasan, pumasok na ako ng maaga para dun sa kasunduan namin ni Ma'am. Diretso ako sa office at nadatnan ko si Ma'am Natasha. Siya lang mag-isa. Nakaupo lang siya at mukhang inintay talaga ako. Sabi sa akin ni Ma'am Natasha, ilak ko daw yung pinto. Kaya lumapit ako sa kanya.
Paglapit ko, sinalubong niya. Ako, si Shamsi Supsup. Tapos, yun na. At nagpakilala na nga yung classmate kong si Junjun. Ready na si Junjun sa kahit anong klase. At pumasok agad sa classroom. Si Ma'am Natasha, yun na. Nag-alasandara park in and out si Junjun. At makalipas ang ilang sandali, ayun na nga. Oo, o diba? At parang nag-alasinger siya na si Selena Sibili at kumanta ng nilunokong lahat. At pagkatapos ng ilang minuto, sabi ko, Ma'am, yung perlas niyo po. Sabay sabi ni Ma'am Natasha, gusto mo ba talaga na maging matematisyan? Sabi ko, oo naman. At ang sabi ni Ma'am, di makakatikim ka sa akin sa isang kondisyon. Kailangan ikaw ang pinakamataas na final, sa final exam na subject ko, ha? Sabi ko, okay, deal. Mag-aaral ako mabuti para sa'yo, Ma'am. Tapos sabi ni Ma'am, good luck. Then nag-aral ako ng gusto. Pero hindi lang sa mata, pati naman sa ibang subjects. Masipag lang talaga ako mag-aral. Tsaka medyo matalino rin ako. Pero yun nga, pinagtuunan ko rin talaga ng pansin yung math subject. Para matupad yung reward ko, diba? Dun sa favorite teacher ko. At yun na nga, nag-aral ako mabuti. Hanggang sa in-announce na ngayon resulta ng exam. Ang resulta ay naka-perfect pa nga sa exam. Napaiyak ako sa tuwa at nagpalakpakan pa yung mga kaklase ko. Dami nag-congrats sa akin. Tapos ayun na, dismissal na ng klase. Sabi ni Ma'am Natasha, maiwan ako sa room, kinausap ako. Tapos sabi niya, congrats sa'yo at bibigyan kita ng magandang reward. Tapos yun, nag-set siya ng venue tsaka kung kailan. Eto na, this is it, pansit. Excited na ako. At dumating din ang takdang araw na pinakainihintay ko. Nagkita kami sa tagpuan, sa mall. At as usual, gandang-ganda ako sa kanya, parang bagets manamit. Kumain muna kami, tapos bonding. Then hapon, nag-rent siya ng bahay na walang kusina. Siya na yung nagbayad ng kakaibang classroom na pinag-rentan namin. At pagpasok dun sa kakaibang classroom, ayun, nag-private math lessons na ang naganap. Pinakilala uli ang panibagong classmate ko na si Shamsi Supsup, tapos si Sandara Park ulit in and out. Tsaka yun, iba talaga. Hanggang sa nakapasok na yung kaklase kong si Junjun dun sa classroom. At after nangyari yun, sobrang enjoy na enjoy talaga. Parang tumama ako sa loto. Pero hindi na naulit pa yun sa mga sumunod na araw. Sa ngayon, friends na kami ng teacher ko. Pero wala nang nagaganap sa amin, no, bilang respeto ko sa kanya. At least, naka-experience ko na maganap sa sobrang sexy na teacher ko. Hindi ko na rin sinabi sa mga ibang kaklase ko, baka maingit lang sila. Tsaka may boyfriend na si Ma'am. At ako may girlfriend na. Tsaka dun sa girlfriend ko, tsaka sa kanya ko lang talaga ibibigay lang lahat ng pagmamahal ko. Pero kami ni Ma'am Natasha, kumustahan na lang kung anong takbo ng buhay. Ayun. So, PS, ang paraan para magustuhan ka ng magandang teacher ay magpakitang gila sa klase. At malay mo, maging close mo siya at baka matupad ang hiling mo galing sa kanya. PBS, yung gusto magpa-tutor sa akin ng math, lalo na sa mga babae dyan, may gagawin tayo, ha? Pero joke lang, may girlfriend na ako eh. Libre lang magpa-tutor, basta tropa o kaklase. Muli, ako si Matmat na certified mathematician na kaya mag-solve sa lahat ng problema ng pag-ibig. At isa ring taong maswerte sa nangyari.